Toro Family. Kasama ko si Mimi. Yes, natawa ko din ni Kai. Nakahiray na. Yes. Oh, si Birthday. Ma, walang mama. Si Baby Tyronia. Si Nanay Sam. Yes, si Papi. Your teenage mom. Si Tata. Tata Eron at saka si Tito Vince. Yan. So yun yung nakikita niyo, kulang kami ngayon. Wala si Mama Marie at saka si Papa Odi at saka si Be. Kasi... Si Be, lumayas na. Si Be, ano, tawag ito, wala na siya naman. Si Be po kasi, uwis sa kanila dahil nga po yung papa niya. Kailangan niya po kasi kasuhin yun. Family matter. Tama ba rin si Be? So, si Mama Marie naman at saka si Papa Odi, sila na lang po ang mag-appoint ko sa inyo kung bakit wala na po sila. Mag-work na lang po kayo, mag-vlog po sila. Kaya wala na ako. Ganoon, charot. Ganoon, siya ka lang. Siyempre, hindi ko kawasin ako pa dyan sa Papa Odi at Toro Family. Sila na lang po mag-explain kung bakit wala po sila kaya hindi po namin sila nakasama. So, today ay story time. Kasi marami po akong tatanong. Kasi bigla na lang sumigod sa Tatay Elon, bigla na siyang bumalik, bigla sumbumahoy. Bigla na lang gano'n, may sinamang babae, dalawang pang anak, di ba? Parang ano, ganun-ganun na lang, di ba? Ngayon. So, marami na tanong, bakit gano'n, bakit ganyan, paano kayo nagkakilala, ano bang history nyo? Today ay story time namin kung paano ba kami nagkakilala ng Tatay Elon. Dahil nakuha ko itong idea to dahil ang favorite ko talaga na series ay How I Met Your Mother. So ngayon, ang story time ni Mami Odi sa channel ko ay How I Met Your Father. Yes, Father! Yes, Father! So ngayon, magkukwento tayo ng pambata na story. Dahil ano ito ba si Tyron? Tuhon ang manahon! Kasi gusto ko talaga ito ikwento nung kanito silang lahat. Sana hindi kami kompleto. Sino, ikaw na magkwento ng pambata ng ano tayo? Kwento, yung kay Tyron niya. Nung pinakain niya, hindi kayo. Paano ka muna kami nagkakilala ang Tatay Elon? Hindi, ganito. Nakilala kami ni Mami Oni. Hindi, nakawa ka na. Nakawa mo na bago pa ito. Nakawa kasi ako. Tatawa ko kasi, contestant ako sa Showtime. Yan. Yan yung unang pagkikita namin ni Mami Oni. Nanonood siya sa akin. Nanonood siya sa akin. Hindi ko alam. Pinanonood niya ako. Pagkatapos namin sumayaw, pumunta siya sa backstage. Tapos, may kasama siya ang kaibigan. May kasama ka isa niya. Kumananda. Basta may kasama ka isa niya. Tanda-tanda ako yan. Tapos, naipagkilala siya. O, wala kang ipagkilala sa'yo? Tapos, mami, no? Anak? So, naipagkilala sa akin. Friendly kasi ako, anak. Una na ipagkilala siya dun sa kaibigan ko. Tapos tinanong ni Mami Oni kung sino ako. Tinanong niya. Tapos gusto niya kunin yung number ko. Kaso, yung cellphone, bawal nung time na yun. Akala ko, kinuha yung number mo sa sabi yung cellphone. Kaya ah, okay. Pagkatapos, sabi mo nun, kinuha mo yung number ni tatay? Kinuha mo, wala ko na siya number. Ganun na nga. Pagkatapos, diba? Pagkatapos nun, ang sabi mo is, mauna kayong mag-out kasi nun. Hihintay mo ako dun sa, ano, sa kabilang exit kami. Mag-aabang si Mami doon. Tapos yun, tapos na kami. Tapos sila Mami, nasa labas na. Lumabas na din kami, nandun sila. Dalawa sila na magkaibigan. Hihintay kami. Tapos yun, nagchika-chika, ganun. Tapos, nagka-text kami. Ka-text, tapos nung... Naging magkasama na kami, anak. Naging mag-boyfriend na po kami. Oo. Oh, niligawan naman kita. Ano, maligaw pa ako nun? Niligawan naman si Mami. Niligawan kita, Mami. Tapos yun, chika-chika tayo. Yung mga ligaw ko sa tada, anak, pasa doon. Pero mga abos ako ligaw natin, pasa doon. GM, pero sa isa lang sinin. Oo, nakakabos ko ng GM. Alawa, ano kayo number? So, ikaw yung number ka? Eh, mayroon kasi ako yung backstory eh. Pero ano, hindi niya pang bata. Oo, hindi kasi siya pang bata. Oh. Kaya yun, maganda na yun ng malaman, Tyronia. Basta tandaan mo, anak, sobrang friendly lang si Mami. Siyempre sa akin nun talagang hinahanap ko din talaga si Mami. Kasi napakaganda yung Mami.
Matagal na. Sorry na yun. Sabi ko nun. Sabi ko nun, asa na kaya yun? Hintay pa kaya ako nun? Kasi ganda nun eh. Ayaw ko pakawalan yun. Kaya mahanap ko yun. So, paglabas ko dun sa exit, paglabas sa exit. Palitan lang kami ng number, tapos nakipagkilala kasi friendly ako. Tapos, nag-text-text kami, nagpapos na ng load. Tapos, nag-meet na kami ni tatay. Sa telemeet? Sa may Shop Boulevard. Yun, sa may McDo. Oo, McDo na naman eh. Tapos, anak, after po nun, sumama na po ako kay Tatay Elon. Sumama po ako sa kanya sa Laguna. Kasi friendly ako. Hindi ako kaladgaling talaga. Hindi ako kaladgaling babae, anak. Kusa po akong sumasama. Ayan, hindi may ko. Kasi sumama po ako kay Tatay Elon kasi, arang ano eh, bigilig pa tayo nun? Bigilig pa tayo, bigilig. Then po anak, kasi nga po parang text-text na po kami, parang papunta na sa boy and girlfriend, gano'n. Tapos hanggang sa laging love-in-love na kami, nakilala ko sila Mama Reggie, sila Ate Wena, sama ng tingin. Tapos ayun anak, hanggang sa nangyari, si Mami. Hanggang sa si Mami anak, parang napagod ako sa showtime kasi lagi Laguna to Quezon City, araw-araw yung biyahe ko, makasama ko ng Tatay Elon. Ngayon nangyari, nag-resign na po ako sa work, kaya magkasama na po kami, kaya ka po nabuo. Ganon, kasi nagmahalan po kami. Ayun na anak. Oh, how I met to ah, hindi how I broke up with your father. Okay na anak, alam mo na story? Alam, di ba ngayon mo na nalaman yung story? Happy ka ba sa story? Wala ka bang tanong? Bakit po hindi kita po? Parang makausap ko siya. Pa-deliver ng tubig na. Pa-deliver. Kasi nakapapasa ako ng load. Sabi nga, hiningin po yung number. Hiningin ko nga yung number natin kasi ang copy niya kasi. Tignan mo, ang ganda-ganda mo, magkamukha po kayo, di ba? Bakit parang nakapaisip ka ba't ko hiningin yung number? Parang mali na magkakasama tayo dito. Okay na po, anak. Okay, sige. At dahil dyan, guys, kukuwento ko yung mas detalyado. At ngayon, dahil baka kasi hindi magandang pakinggan ng bata, si Tyronia po ay aakit na po. Kasi magkukwento po kami ng ibang bagay na hindi po dapat narinig kasi ng bata. Paglaki mo na. Pagkataon ka na ngayon, pag-10 ka na. Kukuwento ko na sa'yo, 7 months na lang, anak. 7 months. Magbilang tayo kanilang month, diba? 7 months. So ayun sa mga magulang, gabayan lang po ang inyong mga anak. Kasi marami pong nakikinig sa akin ng mga bata. Dahil, basta ikukwento ko na po yung totoong version ng story, How I Met Your Father. Again, anak, cut ka na po. Bye-bye! Bye na, good night! Bye-bye! Bye-bye. 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 Good night! Good night! Bye-bye na! Bye-bye! Okay, game! That's it! Dahil wala na po si Tyronia at yung wala na, sana wala na mga bata na nanonood. Ito na! Pero, Nike, ito yung version na natatandaan ko ha. Tayo, ito yung natatandaan ko ha. Ito kasi yun. Siyempre, dati po kasi, dancer po ako ng showtime. Yung mga girls doon na mga backup dancer, ganon. Tapos tatay naman, contestant sila. Ano sila eh, parang boy band yung dating. Yung ano yung sa'yo, yung mga single-single, double-double, yung mga ganyan. Yung mga ganon, so yung mga bilang magpapacute, ganon. Tapos, ang nangyari, so nakaganon kami ng girls. Kasi syempre, parang all boys yan, di ba? Ang lakas ng dating. Tapos ang galing pa nila sumayaw. Ang eksena, yung grupo nila dati, outrageous crew. Lahat yun, lahat sila may itsura talaga. So ang nangyari, after nun, tatawag. Tapos ang nangyari, syempre, ang napansin namin ng dalawa, yung kagrupo ko, yung isa. Ayaw ko na sabihin ko sino, di ba? Ako, napansin ko siya. Ganon, ano ang gawa ko naman ito? Ganon, parang ang lakas bumayo. Ganon. Kasi ganon eh, pag ganon niya, may kasamang big ganon. Siguro, may ganon. Oo, may ganon. Ganon. May ganon. 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 Tapos, ay, ganon kami. Ganon. 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 Ganon
yung mali dito tayo lahat. Tapos, ano nangyari? Nagkita tayo sa backstage, pero hindi ko matandaan. Basta alam ko naman, nagpa-cute lang ako sa kanya. Kasi nakasidebox ako nun eh. Nakasidebox ako nun. Ganun nga. Ganun pa ako ovation nun, no? You broke my heart. Nakasidebox ako. So, alala ko, naglalakad ako nun. Nakasando pa ako nun tight sa leggings na black. Putok yung dede ko nun kasi may regla ako nun. Yung sapatos mong dilaw. Ay, hindi mo ba yung sapatos mo? Oo, hindi lang yung sapatos mo nun. Hindi ko lang matandaan. Pero anemic akong tayo. Pa-uwi. So, mag-tricycle lang ako pa-uwi kasi malapit nga lang dun yung ano, inuuwihan ko. Etong si Aaron, hoy, ikaw ang nangingin ng number ko nung time na yun. Sabi niya, miss, pwede niya ang number mo. Sir, sir, sir. Tapos ang nangyari, alam mo sabi niya, te, pwede pa-kiss. Sabi din din sa akin, ah, tayo, naalala mo yun? Ano ba? Siyempre, ako hindi ko alam yung sa number, pero yung te, pa-kiss. Diba? Oo, oh, oh, pero... Sila ng grupo, siyempre parang ako, ha, pa-kiss, yun nga. Nagpa-kiss ako. Pero bigso ko yun. Ayaw, alin? Yung kiss sa'yo. Ay, oo. Kasi ayaw mo ako yung kumiss sa'yo. Oo. Gusto mo ikaw yung kikiss sa'yo. Oo, ayaw ko siya yung kikiss sa'kin. Ako yung pagkaganon ko, gumanon siya. Gumanon siya. Tapos, ay, ganon sila. Tapos ako naman, ganon daw. Ako naman nag-kiss kami, pero pag ganon, bawal na. So, ayun na. Ang nangyari mo na. Kung gusto na mag-text sa kami tatay, nung sa ganon, lagi niya ako sinesenda ng load. Totoo, sinesenda niya ako ng load para pangtawa, pang-text. Baon ko nga yun eh, tinitipid ko yung baon ko para... Oo, oh, kasi nung tayo ngayon, high school pa lang si tatay. 3 years ang tanda ko sa kanya, graduating siya. Iba na yung ngayon, iba na yung sinesend nudes. Yun, tapos ang nangyari, lalo na hanggang sa sabi nga lang, makikita kami. Parang after 1 week pa nung tayo na text-text ko, basta medyo matagal pa talaga. Kasi nga busy, ganyan. Tapos ito naman, ang dami niya lang show afternoon kasi nanalo sila sa segment na yun. So bumabalik sila, ganyan. Ang nangyari, nakita kami sa may show, sa may McDo nga. Tapos, magka-text kami, ganyan-ganyan. Eto, ang aaway pa. Saan pa dito? Ganyan-ganyan, naliligaw na ako. Walang pasensya. Tapos, pagkakita namin, alam mo ng reaction namin? Alam mo nang ginawa namin? Ako na ginawa namin. Alam mo ano? Nagyakapan agad kami ng dalawa. Oo, nagyakapan agad kami. Oo, hello, hello, guys. Nagyakapan kami. Tapos magkasama kami. Like, ano ba tayo? FX or bus? FX. Sa may, ano na yun, sa may Star Mall. Oo, doon. Tapos pa-uwi sa kanila. Tapos ganun lang kami. Ganun lang kami. Pakitandawa lang kami sa FX. Tapos after na tayo, saan ba tayo nagpunta nun? Umuwi muna tayo sa bahay, tapos nag-ayos, tapos tumimik tayo. Yun, umuwi kami sa kanila. Pinakilala niya nga sa akin yung mga tao sa bahay. Tapos, gumimik kami. Tapos syempre, inom-inom kami, ganyan. Yung gimmickan na yun, sobrang sikat yung showtime dyan. Oo, nung time na yun. Tsaka kilala yung gimmickan na yun sa Laguna. Hindi ko na sabihin kung ano yun. Mm-hmm. Pero alam niyo na yun. Tapos, ano nangyari nun, after namin gumimik, ayan na, ang eksena lang, katulang diba agad? Oo, ang nangyari, ayun. Keme agad, keme. Diba? Siyempre ganun ang diskarte. Hindi, totoo kasi ano eh, mabilis talaga ako eh. Mabilis ako sa mga ganyan. Siyempre, bago kayo tumagal, kailangan talaga mo yung size. Ganyan, kung tatagal ba kayo, hindi. Totoo lang ako, kasi mga matagal na ligawan. Masa di ako naniniwala sa ganyan eh. Bakit sa ganyan eh? Bakit tagal na ligawan? Kaya nga eh. Hindi, kasi trauma ako eh, malas na. So, yun, tapos ang nangyari, yung budget ni Aaron, pang ano lang, diba? Pang 3 hours lang. So, kung tapos mong uminom, mga pang 4 a.m. So, 4, 5, 6, 7. 7, lumabas kami, 3 yung araw. May, apang gimigan kami. Uwi ako sa aking music. Mabis ako, ganun ako. Bulda mo lang ako. May, gawin na gawin yung pagkatawa. Tapos, hindi niya na ako, ito, tapos
Iiyak din ako, iiyak, iiyak, sumisigawan ulit.
kumbaga hindi talaga siya natatapos. Masyado talaga kami bata pa talaga nun. Kasi nung time na yun, syempre, ano, parang 15 siya, tapos 18 ako. Kaya ang hirap. Ganon. Hindi kaya sabihin nyo, mami, dumating tayo sa point. Dahil sobrang parang wawatak namin dito. Dumating sa point na, ano, nag-couple sport friends tayo. Oo, doon nangyari pa talaga yun. Nang kami ni Aaron, dahil parang nagkaka... Siyempre, pag buntis ka, umaarte to, mas grabe yung arte ko, di ba? Ang nangyari dito, sobrang arte niya, hindi na kami magkasundo. Hormonal pa ako. Pinasok kami ni Mama Reggie sa Couples for Christ. So doon nalaman namin na ano na parang marami palang couple, mag-asawa na hinihiling na magkaroon ng anak. Alam mo yung grupo-grupo yun? Di ba no, tayo sabihin sa atin na tayo, ingatan niyo yan. Kasi mga harap namin yan, buta nila mag-asawa. Yung ganun, alam mo yung 47 years old na sila. Yung talagang gusto nila magkaroon ng anak na kayo, kahit bata pa kayo, swerte yan. Yung ganun, yung mas lalo kaming lumakas ang loob namin na okay lang yan na kahit maagang nabuntis si Tony, maaga siya nung nagkaroon ng baby si tatay. Kasi nung time na yun, yung family ko naman, ibang story na yun, is gusto talagang ipalaglag si Tony. At tay, alam mo yan, tinalikuran ako ng buong pamilya ko. Kasi may isa akong kapamilya na na-brainwash siya yung buong pamilya ko na wala daw akong kwentang member ng family. Kasi daw, pag nabuntis ako, hindi na daw ako makakatulong sa pamilya. Shit, naiiyak ako! Mami! Di ba, tay? Naiiyak lang ako sa part na yun. Open kasi, tangin. Na sinabi kasi nila na si Aaron daw, pag nagmeron daw akong tsokolate, imbis na ibibigay sa bata, makikihati pa daw si Aaron. Ganon! Kasi bata pa nga daw yan. Kumbaga, walang pakialam yan. Ganyan. Tinakwil ako talagang as in, ano, talagang ayaw nila. Sabi nila si Tony, hindi na nga nakapagtapos ang pag-aaral, natrabaho pa lang. Hindi na rin makakatulong sa pamilya kasi wala na siya ibang gagawin sa buong buhay niya, kundi buhayin yung anak niya. Kaya nung time talaga na yun, tinakwil nila ako, tapos nag-couples for Christ kami ni Aaron kasi hindi ko na alam kung ano pa ba yung tama o mali. Pero di ba hindi pumasok sa utak natin ipalaglag yung bata? Di kinuha ko nun sa Laguna, dinala ako sa Bulacan. Tapos umuwi ako mag-isa, nilalagnat pa tong isa, nag-aaway kami. Diba? Kasi wala siyang balita, kasi yung cellphone ko nun, tig 800. So wala akong charger na Android, laging, na low bat. Lagi mo lang sinasabi sa akin, siyempre, ikaw mas ahead sa akin. Kaya natin to, kaya natin. Oo, lagi lang ganun. Kasi kapag umiiyak ako, mas umiiyak to. Kaya sobrang nahirapan talaga ako, kasi iba na nga yung utak ko, masyado na nga ako emotional, tapos siya, ganun pa. Kaya ngayon siguro kung may makakapanood sa akin, ang ganda din na opportunity na tinanong nyo sa akin to, na ako hindi ako makatulong sa pamilya ko. What's up, putang ina? Number one ang Toro family ngayon, mga putang ina niya, di ba? Hey! Iyak talaga ako doon. Kahit sila ate Marie, inalaw ako, tinalikuran ako. Lahat talaga, lahat. Na para lang ipalaglag mo si Tayro niya. Pero... Ako, mami, tinatulong ako. Thank you, Mami. Thank you, Toro Fam. Alam mo yung nakafocus pa rin ako sa gusto kong itanong. Kaya ano ba? Pero nakaka-relate ako na ano ko. Ano gusto mong itanong? Galing ako maisip. Galing yan, diba? Oo, magaling. Tsaka, grabe yun. Ang sakit noon, tatakwil ka ng pamilya. Oo, as in God. Kahit sarili mo kapatid, tinaligo. Ang sakit yun. Ang sakit yun. Pero ang pinaka talaga na ano, pinaka naging reason talaga ng pag-iwalay namin ni Aaron kasi ang nangyari kasi, gusto niya sa point, Nay. Medyo wala ko na pinag hindi, Nay. Ang pinaka-nag-iwalay kasi kaya talaga ako nag-iwalay. Sobrang immature pa ni tatay. Siyempre, di ba? Tapos ako naman, nagpo-postpartum. Nagka-postpartum talaga. Depression. Sobra. Nga ganun. Parehas pa kami isip bata talaga. Kaya yun, ang nangyari, hindi talaga kami nag-asin muna. Pero... okay naman eh, kasi after nun, nung tumatagal na, sabi ko nga sa vlog ko, sa isang sa prank na sinabi ko kay Tyronia, naniniwala ako na mas broken ang family na pinipilit niyo magkasama sa isang bubong, pero walang ibang nakikita yung anak niyo kundi nag-aaway na nanay at tatay. Di ba, mas maganda na yung ganito kahit ang dami na weirduhan na, hala, ba't kasama yung ex, tapos kasama pa yung bagong asawa, yung, di ba, ano, na, may ibang kapatid sa Tyronia, parang pangit tignan, ganyan. Para sa akin, ito yung buo. Merong tatay sa Tyronia, meron siyang mami, meron pa siyang another nanay, meron pa siyang mama Mari, mas marami nagmamahal sa kanya, mas buo kami at mas masaya kami. Palakpakan niyo naman ako. Thank you so much. Sabihin pagod kang babae. Bakit? Nagmulat ko yung Homie? Tapos isipin mo ha, ito yung right term, di ba?
QC ka, makeup ka, ay makikita kami. Pag-uwi, nataan ng show, ay tabiya ka. Papaan kayo sa ano, pa, pinakalala sa mga ano, sa mga tao sa bahay, sa mga nang tingin po kami. Gimmick kami, gimmick, pa, o, tapos ganito, pa, uwi QC ha, jeep ka. Tapos, amatin na pa sa bus, bawal umupo, punuyan. Kasi morning, puta, isa. Saka pag gimmick ako, at pag binaba ka ng bus, hindi agad sa tapat, syempre, mag-overpass ka pa. Tiri ka! Ang may pantos na nga yung paa mo, ang hapdi pa na po. Maganda, no? Nagkaroon na ba kayo ng slow mo? Slow mo? Oo. Yung slow mo. Never kami nagpakasabog pa. Tapos hindi mo alam kung anong buhay ang ibibigay mo. Para sa akin, tangin na yung minus 1,000 kayo sa langit. Ganun, hindi mali. Wala kang karapatan na pumas lang ng buhay o magtigil ng isang buhay. Alam mo yun? Wala kang karapatan magpuwas ng buhay ng ibang tao. Wala ka din karapatan na bawihin yung isang bagay na ikaw ang nagdesisyon, ikaw yung bumuka ka, ikaw yung nagpakasara. Alam mo yun? Ikaw yung desisyon mo yun, bago ka bumuka ka, alam mo na yun. Di ba dapat iisipin mo? Dapat syempre, gwapo, para pag lumabas, maganda. Di ba? Pero ibig sabihin, nandisyoke na ako, ibig sabihin, bago mo yung gawin yung sarap, talagang may consequences na mahirapan ka po nagkaroon ka ng anak. So, pag nagkaroon ka ng pagkakataon na yes, buntis ka, ilaban mo lang. Dahil lahat ng taong yan, mamatahin ka, malandi ka. Hindi ka na makakatulong sa pamilya. Wala na. Anong papakain mo sa anak mo? Hindi pa ito! Pinaka-ice ko rin yung tipaklo. Kaya talon-talon din.
kalaban nyo lang, magkakaroon at magkakaroon ng paraan para, alam mo yung mabuhay niyo yung anak niyo. Yes. Basta ilaban nyo lang dahil marami nag-aangat ng anghel. Yeah, this good. Hindi dahil sa panatakot kayo na hindi na kayo makakatig sa langit. Of course, ang Panginoon lagi nagpapatawad, pero... Pero huwag naman kayo magpabuntis agad na. Oo, huwag naman magpabuntis agad. Sa mga taong buntis lang, hindi yan dapat para mag-ano ka, mag-pag-isipan ba, tutuloy mo o hindi. Huwag na, ituloy nyo. Tuloy mo, hindi ka man panindigan o panindigan ka man o kalimutan ka man ng 9 years at bumalik. tuloy ko ba? Laki ng tayo niya. Tuloy niya lang mga besi ko. Sino mang buntis, nagpakasarap ka, panindigan natin yan kasi yan ang magiging direksyon ng buhay mo. Pero para sa iba na wala pang anak, huwag magmadali. Yes. Oo, huwag magmadali. Diba? Magandang handa kayo bago niyo future. Oo, syempre mas maganda yun, nahanda talaga kayo. Kasi ako maraming moment na hahabol sa akin si Tyrone niya, kailangan ko magtrabaho, di ba? Just wala ako, di ba? Oo. Siyempre, di mo alam yung marami. Saan sa kanya nang galing? Totoo na ba? Totoo, maraming beses na humabol sa akin Tyrone niya, iniisip ko, sana pala ready ako na nagbuntis ako kasi ngayon hahabol yung anak ko. Hindi ko masyado na subaybayan yung ganung taon ni Tyrone niya. Kaya totoo ako kainin. Sorry, mami. Kailangan tayo. Natutuwa ako kay Ina kasi ang ganyang age ni Ina and onwards, hindi ko masyadong naaraw-araw, hindi ko nasagad, hindi ko siya nasulit kasi si Tyrone niya noong time na yon once a week lang yung off ko. So minsan, ilalaba ko na lang yun, hindi pa ako nakapunta sa kanya. Ang hirap talaga, pag maging ano, kung tatrabaho ka tapos may bata, aki mamamari siya siya kay Lolas, pag ganun-ganun si Tyrone niya. Hindi siya yung ganda na araw-araw nakakasama. Kaya ang hirap din. Kaya yung mag-isip-isip ka na, makakayo pa dyan. Nadyan ka lang. So yun lang, wala nang itanong? Yung pagkakataon, di mo nangyad? Oo, yung pagkakataon din na makasama ko si Tyrone niya, nung baby siya, hindi ko siya nasagad. Alam mo yung... Oo, hindi ko nasulit. Kasi puro kasi nabata yung tuloy sumagad. Kasi ikaw yung sumagad. Oo, oh, kasi tatay ka yung sumagad. Kaya sabihin ko. Dahil ganun siya, tawag dito, hindi ko siya nasulit. Mm-hmm. Kaya ngayon, pinili ko talaga maging vlogger kasi so magtrabaho sa bahay. Gusto ko kasama yung anak ko. Ganun talaga siya. So yun na siya mga besi ko. Kung saan napunta yung How I Met Your Father. At sana nakapag... Ay! Ay, sorry baby. Sana na share ko sa inyo. At sana natuwa kayo sa kwento na ako kayo ngayon. Yes. Sobrang chill lang naman ang story namin. Pero sabi para sa amin, sobrang memorable. Darating yung panahon yung vlog ko, alam niyo ba guys, lahat ng letter sa akin natin Elon dati, hindi ko pa po tinatapong. Oh. Yes! Lahat ng tumutumalan sa kabite. So yun lang, sana masagot yung mga tanong niyo at mga tanong na makasama dito. Sana may tutunan kayo at sana na-appreciate niyo na nag-share po kami ng part of our life. Yes, so yun lang mga besi ko. Please! Love!